Okay, in 3, 2, 1, what's up, everybody? This is a very special episode. Yes. Because we have with us the women of Muay Thai Association of the Philippines, or MAP, and with their chairwoman, Geli Bulaong. This is a very special Combat Sports Weekly and Shiro's collaboration. And this is in accordance with Women's Month. So please, we're very, very honored to have everyone on this episode. So we're going to start off with our guests. Grabe, star-studded kami dito. Of course, joining me are my co-hosts, Carl De Mesa and JC Reyes. So we have Geli Bulaong, we have Mardel, we have Precious, we have Be, and we have Jenilyn. So we're going to give them opportunities to introduce themselves. So we'll start off with Chairwoman Geli. What's up? Long time. Hello everyone. So, ako po si Geli Bulaong, ang bagong upong chairwoman ng Muay Thai Association of the Philippines. So, yun, I'm very glad na napaunlakan nyo kami na to do a collab for this one. Para mas marami talaga ang makapanood sa atin. Mas madami tayong matap na mga tao, especially dun sa mga fan natin sa martial arts community dahil dito sa collab na to. And I'm very, very excited na finally may platform tayo para mapakilala yung mga babae natin sa combat sports. So, I made sure talaga na each department ng Muay Thai Association of the Philippines ay may representative today. Like from the technical official, from the coaching staff, from the management, and of course, yung sa dun sa mga atleta. Mm-hmm. So yun, maraming salamat for having us. Yes, of course. Of course, Geli Bulaong is one of the prominent figures, not only in MMA, but also in Jiu-Jitsu. And now she is also chairwoman of the Muay Thai Association of the Philippines. Siya lang yung nag-iisang athlete na nakaikot sa lahat ng national teams ng martial arts sa Philippines. Colorum. Aminado po kami dito sa Combat Sports Weekly. Mga Jelly Bay fanboys po kami dito. So. Of course. Okay. Incidentally, we had her in Destroy Manila and she revealed all. You're there. Yeah. If you have not listened to that episode, balikan nyo na po kasi marami po pasabog si Ate Jelly. Yon. Mardel. Hi, Mardel. We would like to know more about you. Hello, good evening po. I am Mardel. Mardel Claro po from the Muay Thai Association of the Philippines. ITO, International Technical Official. Mm. And nagpapasalamat po ako for having us. Sa gabing ito. I'm so excited po kahit kinakabahan kami kasi ayan. Huwag ko, relax lang. Huwag ka ba dito? Relax lang. Tandaan nyo, isipin nyo na lang nagchichis. Magsalita na. Yeah. Isipin nyo na lang nagkukwentuhan tayo, nagchichismisan tayo lahat tapos nakikinig lang tapos sila. Tapos naka-record lang pala. Bahala sila sa mga buhay nila. Tsaka feeling ko naman kung may magre-reklamo. Tingin nyo ba may papalag sa atin lahat dito? Feeling ko wala. So, like, feel free to talk, okay? Mm-hmm. Okay, Precious. Precious Delarmino. Hi, everyone. Hello. Po si Precious Delarmino, ang coach ng female athletes and former Philippine team din ng Muay Thai. Magandang gabi. Magandang gabi po sa lahat. I'm Roseline Pong, better known as Be. Tawag dito, I'm the founder ng MUMA Fight Club dito sa Cagayan de Oro, sa Mindanao, wow, and also in Makati. I happen to be one of the board of director ng Muay Thai Association of the Philippines. Wow. And I was the competition manager for last SEA Games ng kickboxing. So, medyo tawag dito, but still nasa Muay Thai pa rin ako. Mm-hmm. And then I happen to be a professional promoter ng mixed martial arts Muay Thai and professional manager ng mga MMA fighters. Yep. Daming titul. Yeah, it's like one of the more known teams in the combat sports circuit. MUMA is awesome. Yeah, I know several MUMA fighters na rin. Trained some of them as well. Jenilyn. Hello, Jenilyn. Hello, Jenilyn. Hi. Hello, everyone.
Ako nga pala si Jeneline P. Olsim. I am one of the athletes of Muay Thai Association of the Philippines. At I got medals from my previous fight. My latest fight was SEA Games. Nakakuha ko ng silver doon, and I am also living here in Baguio City, and for now I train in Team Lakay. At saka babanggitin ko na rin, please support me on my fight this coming March 19 against Mayra Mazar of Brazil. Ayan, so balit ano siya, Philippines versus Brazil. Yeah, evolve versus team. Definitely. Whoa. Definitely. Sigurado yan. Sigurado. Oh. For sure, we're gonna cover that event. Yes. We're gonna watch it. We're gonna break it down. And then we're gonna show full support on Jeneline's upcoming fight. So we're gonna... My first question, I think, kay Mardel and kay Tita Beto. So let's start with Mardel first. Since it's all about technical officiating, like in terms of... In terms ng Muay Thai presence sa women's division or like women's Muay Thai, how long has it been in the Philippines? And kamusta ba yung progression nung women's division natin sa MAP? Mm-hmm. Through the years. Yeah. Like as far as you can recall. So wala pa po ako kasi dito sa Muay Thai. May mga women's Muay Thai na. Mm-hmm. So, nag-start po kasi ako nasa MAP is 2014. Mm-hmm. So, before that, may mga Muay Thai world champion na. May mga nag-medals na po. So, after nun, napasok po ako sa Muay Thai. Then, naging technical official po kasi ako is International Technical Officials 2017. Mm-hmm. Tapos, naging... ITO po ako kasi wala pa talagang female ITO sa Muay Thai. So, ako yung first female ITO ng Muay Thai ng 2019. Wow. So, after po nun, napakadami ng mga babae na naging champions. Isa na dyan si Coach Precious, naging SEA Games gold medalist po siya ng sa Myanmar. Mm-hmm. So, si Jelly naglaro, naabutan ko si Jelly na naglaro sa Belarus. Si Jeneline, napakadaming laro kasi naglalaro po kami. May mga international competition kami dati nung wala pang pandemic na sa 4 or 5 international competitions po every year. Yeah, very active actually nung MAP when it comes to international competitions talaga eh. And si Ma'am Mardel kasi international referee, so kahit saan kami magpunta nandun din siya. Oo, tsaka sobrang laking bagay nun. Sobrang laking factor nun. Kasi there's a difference between... Kasi ito yun eh. That's why I was so happy knowing na Mardel was like an ITO. Kasi rules are always subject to interpretation. Yeah. Yun ang problema sa combat sports in terms of yung rule set per organization, per sport, per category, tapos per organizer pa yan. So for the women's division ng MAP to have someone in the ITO is a huge asset in the sense na you can all train under the same unified rules or kung ano yung rule set na international standards. Alam nyo kagad yun, di ba? Yes. Kasi meron kayong official right there. And I mean, grabe, like you're the first one na babae. It's like it's an amazing feat. It's pretty rare, I guess, na may woman na ITO. Actually, hindi ko noon hindi ko siya iniisip or hindi ko siya nakikita na maging ITO ko, pero dahil lang po sa siguro sa mentor po namin, sa mentor ko si Ma'am Pearl, yung secretary general po namin, siya po talaga yung parang in-encourage niya ako na maging ITO, nung una po kasi nag-seminar ako sa Thailand, so maging international, so hindi naman siya. Pag nag-seminar ka sa Thailand, ibig sabihin ITO ka na kaagad. Kasi kailangan mong dumaan sa mga screening sa International Federation Muay Thai Association, Technical Commission. So, kailangan mong pumasa, kailangan mong dumaan sa napakadaming international competition na nag-referee ka. Then, titingnan ka ng mga commissions kung pwede ka na. Oo, ang hirap na proseso nun. Oh. It's like... It's para ka palang dadaan sa karayom. Karayom. So for you to achieve that, sobrang laki nun. It's big, huge for the Philippines.
it's huge for not only for Muay Thai, it's huge for the Philippines, it's huge for Philippine sports. Kasi ano yan, it's a, I mean, I have very limited I've fought in Muay Thai, I've trained in Muay Thai, pero like in terms of officiating, nung nakita ko yung process, sabi ko ang haba pala. Haba pala. So for you to undergo and for you to be patient, for you to actually go through that entire process is an amazing feat. So I'm like, grabe. Saludo on the stage. For you to become one is a huge achievement. So, magpapagitna ka sa dalawang babaeng nagsusuntukan sa taas ng ilong. Nakaka-relate si, ano dyan, si Prof. Franco. Kaya medyo, yeah. Prof. Franco. Diba? Samantalang dati po, kasi pag nanonood kami ni Ma'am Pearl or ng mga ibang, ano na, nanonood kami ng laban eh, habang naglilusuntukan sila, napapasigaw kami, tapos biglang ako na yung nasa taas. Ikaw na yung nandun. Bawal na sumigaw. Like, as far as you can recall, like, nakailang matches ka na ni-refer? Yeah. Actually, hindi ko na po talaga mabilang kung nakailang fights na po. Pero, kasi last 2019, meron po kaming laro sa Thailand World Championship, senior po yun. Tapos meron kami sa Hong Kong, East Asian Muay Thai Championship. Tapos sa Abu Dhabi, Asian Championship. Tapos sa Korea, pumunta din po ako for Seongju. Wow. Martial Arts Mastership. Tapos sa dito po, sa Philippines, sa SEA Games. Oh, one of the more successful SEA Games we had. Oh. Yeah, si Tito, your involvement in women's Muay Thai dito sa Pilipinas. Kailan kayo nagsimula, I guess? Go. Nag-start akong maging part ng MAP. Parang halos din kami ni Mardel. I think I was in, it was 2014. Mm-hmm. I was been able to be, tawag dito parang naging ano, they voted me as one of the board of directors. Mm. Parang ganun. Kasi since dito, locally dito kasi sa Mindanao, bali, nagpapalaro na rin ako ng Muay Thai dito. Mm. Ganyan. Tapos, nagkaroon ako ng team mga athletes, ganyan. So, locally dito sa Mindanao, parang nagpapaspread din ako ng ano, ng contact sport, not just only Muay Thai but other related sports, basta puro combat lang, then we do jiu-jitsu as well, mga ganun-ganon. And then yon, mga parang 2014 din ako parang officially nag-start sa ano, sa Muay Thai Association of the Philippines, then until now. Nung sinabi niyong like Mindanao, yeah, you're promoting sports and combat sports in Mindanao, nagpapa-event kayo in Mindanao, it's like ako kung wala pang nagti-thank you sa inyo, ako nagti-thank you ako sa inyo. No, like, we are thanking you for doing that effort. Wow, thank you. Thank you so much. Okay lang yun. Marami na nag-thank you sa akin. Kasi way back before, tawag dito, alam mo yung URCC Brawl? Yeah. Kasama ko sila, Jay, sila Salaw. Ah, okay. Ako yun dito. Okay. Ako yung Mindanao ko. Okay. Ako, I've refereed sa URCC Davao. Tsaka yung... Tribal Brawl. Dati may Tribal Brawl eh. Parang it was a nationwide tribal thing. Tribal Brawl. Ayun. So I was part of that as well. So, I mean, it's... Throwback na yan ah. Throwback yun ah. Ang sakit na nasa likod. Baka, dito actually sir, parang nagkakilala na tayo personally. Mm. Ako manager nila Victor Torre tsaka nila Rex De Lara. Si Rex. I've trained with Rex. I've trained Rex as well. He's a very tough fighter. Yan, Muma. Oh. Mga Muma peeps. Yung tawag dito. Kiss pa ako dati. Ngayon, sobrang kiss. Parang yun nata problema pag ikaw ma-handle ng fighter eh. Kasi ayaw mo na mag-train. Kasi talaga nakaka-strain. Actually, that's the parang ano eh. Pag nag-handle ka ng mga atleta, not necessarily ikaw yung fit. Diba? Kasi dati,
yung practitioner days mo, parang mawawala talaga. Pati ikaw parang ayaw mo na mag-training kasi na you're so, ano, yeah, you're so focused on your athletes. You're focused on the welfare of your athletes. Like, you're, kasi syempre, ikaw yung magmamanage, ikaw yung mag-iisip, di ba? Ikaw yung admin, kumbaga. Mm. Yeah, ako, as much as possible, I do my best to, when there's camp, ang focus ko, camp. Pagka walang camp or walang laban, if there's little or if there's admin work, that's when I entertain admin work. Pero other than that, kasi yun din eh, I totally relate to that statement that ako, as much as possible, if I can coach and train with my fighters, I will do it. Kasi in something that I learned from Richard and Alvin and yan, sila Pichon, na parang we don't park out instructions. Like, I actually train with my fighters. I actually spar with them. I actually, like, I will never tell fighters how to do certain things if I cannot and will not do it with them. Mm-hmm. Yeah, exactly. Yun lang. So until my body can allow me to, I will do that. So, being katulad ng, ano, related lang sa sinabi ni, ano, ni Ma'am Mardel. Actually, si Ma'am Mardel, she's also practicing. Mm-hmm. Hindi ka naman pwedeng basta IPO. Hindi ka pwedeng technical official ka and then you do not understand what you're doing. We encourage talaga, ako personally, gusto ko sana, like, I'm so happy kay nandyan yung mga bagong atleta ngayon. But still, kukunti pa rin ang mga atleta sa sports. Mm-hmm. Especially dito sa Pilipinas. If you can see sa POC, sa PSC, yung mga may hawak ng sports, like mga sa babae, we're just lucky na si Ma'am Pearl is talagang parang porsigido. We need a lot of Ma'am Pearl in this in this industry. We need a lot of me, a lot of Mardel, a lot of Precious and Jenny. Kasi tawag dito, it's so hard eh. Like, tawag dyan, parang mahirap mag-encourage ng mga babae. Tawag dito. Babae sa combat sports. It's because some parents, di ba? Some ideally, parents ayaw masaktan eh. Exactly. Hindi nila alam, mas masakit pa yung heartache. Charot. Hugot na konti. Yan, ganun na experience. Daming nakasira ng buhay yan. Nakasira. Problema doon. And then we're gonna jump over to Precious. Okay, Precious, you basically thread both sides of the spectrum. So, as an athlete, as a fighter, and now you're coaching. So, this is a very common question na, it's a very common situation that hindi masyadong nagigets ng tao. So, like, explain to us, like, how was the experience of fighting, or you were the athlete, ikaw yung fighter, tapos ngayon nag-transition ka to coaching. Diba? Ano yung adjustments na ginawa mo? Medyo, ano, ang laki ng in-adjust ko. Kasi nung athlete ako, medyo hindi ko masyado nakikita yung trabaho ng coach eh. Kasi ngayon na nasa coach na ako, parang nalaman ko na yung mga pagkakamali ko nung athlete ako. Parang kasi hindi ko lang na-express masyado yung appreciation ko sa mga coaches ko. Kasi dati, number one na babae sa team. Ako yung laging priority, star. Pero kumbaga parang hindi ko lahat nabigyan ng importansya yung mga effort ng coaches. Tapos yung coach na ako, na parang naramdaman ko yung mga, siguro naramdaman nila. May hugot din to ah. Yes. Akala ko nung athlete ako, porking magaling ako, champion ako, mabilis lang maging coach. Kasi yung mga, alam mo yun, yung mga skills ko, matuturo ko sa mga athlete. Pero ang lawak ng aspeto ng pagiging coach. Hindi lang porking magaling ka, magtuturo ka ng athlete, eh, pwede na. Nandun na lahat eh, kailangan. Alam mo yun, para ka nang ako as experience ko, ang dami kong naging anak. Yeah. Coach, kailangan mong i-feel na anak mo sila. Todo pantay, todo alalay, ano? Naging pag anak ako niya. Kailangan mong aralin lahat. So yun. That's true. Pero ang sarap maging coach. Lalong yung atleta mo nanalo. Although kahit hindi manalo, alam mo yung
ginawa niya yung best niya dun sa yun yung importante. Sa akin na, as a coach, matalo as long as ginawa mo yung pinaka-best mo, sa akin yan. Yeah, kasi ako, I've had several posts on my social media outlets na akala nyo ba madali mag-coach? Ang common na equation dyan ito, pag nanalo yung fighter, magaling yung fighter. Pag natalo yung fighter, hindi magaling yung coach. Yeah. Okay? Yan ang mainstream practice. Yan ang mainstream mentality ng mga tao. Yeah. So at least now, nanggagaling na, kasi kung sa akin lang magagaling, sabihin lang ng mga tao, madaldal kasi ako eh. Pero hindi, kasi hindi lang din nahihiya kasi yung mga tao magkwento. Pero ako sinasabi ko rin na, hindi madaling mag-coach. Number one, kailangan mong intindihin yung ituturo mo. Tapos kailangan mong gumamit ng mga salita na maiintindihan ng fighters mo. Yun pa lang yung communication pa lang mismo. That's a skill in itself. Hindi ka pwedeng maging sobrang technical all the time pagdating sa fighters mo. That is 100%. Yan. Yeah. And yung transmission ng information, yung ginagamit na salita, yung ginagamit na medium, paano ba sinasabi na kailangan pumasok dun sa kukote ng fighter mo na maintindihan nila tapos ma-translate nila. Yun ang trabaho ng coach. Hindi siya madaling trabaho. Sobrang... Kasi at the iba... same time, yung mga coach, no? Yung sobrang, mga coach kailangan din maging parang ano psychological therapy. Yeah. No? Oh, yeah. Kasi you have proper mindsets ng mga fighters. Kailangan nilang ayusin. Well, it's like you're the psychiatrist, you're the parent figure, you're the coach, you're the dictator, you're the crying shoulder, di ba? You're doing several roles in rolling them up into one. So that's coaching. So when people say na it's easy to coach, I'm like, go ahead, please go ahead and try. Actually, ang takeaway ko kay Miss Precious is parang na did you find coaching more challenging now than when you were athlete? Yes. Kasi ano eh. Dahil ba maraming umiiyak sa'yo, Coach Precious? Oo, hindi lang yun. Ang problema nila, parang, oh my gosh, problema mo yun. Parang kailangan ko tulungan to. So parang gano'n, parang yung problema nung mga atleta mo, parang maa-adapt mo na parang, oh my gosh, ang dami na nilang problema. At saka, isa pa, when it comes sa coaching, iba't iba ng klase yung ano eh, athlete. Yes. Eh. Iba't ibang ibang approach dapat kada athlete. O ang pag-motivate sa kanila, iba't ibang because nilang, people learn different ways. Yes. Kaya kailangan as a coach, alam mo anong klaseng atleta to? Anong klaseng motivation ng diskarte mo to? Kailangan ba stick? Kailangan ba carrot? Parang ganun. At saka may iba. Diba, effective yung ano eh. Ikaw ba, Coach Geli? Eh, si Geli. Ano ba effective sa'yo? Naging coach ko yan. One of the best. Grabe. Akala ko very, sabi ko, uy, grabe yung coach namin. First time ko siya nakita. Parang chicks na chicks ah. Talaga bang ano to? Dati tong champion, ganun. Kasi nakilala ko lang siya before from my MMA coach, Coach Billy. One of the coach din dito sa Mafia. Tapos nung nag-sparring na kami ng clinching, lumilipad na ako. Sabi ko, teka, anong nangyayari? Bakit ganito? Bakit ganon? Ang lakas pala ng plum ni Coach Precious. Grabe yan. Ang galing. Parang na-amaze ako. Na-amaze talaga ako. Na-handle niya kami both ni Jen. Kami dalawa ni Jen. Siya, naging coach namin si Coach Chot. Galing, so we'll put you on the spot, Coach Precious. Which one was more problematic in being coached? Si Geli or si Jenny? Si Geli or si Jenny? No, on the spot, bigla. Wait lang. Nag-assess. Only may here. May pause si Precious. Kasi, wait lang. Hindi, kasi nag-Thailand kami. 2 months kami doon. Yung ano yung mga lalaro ng Asian Games. Ano ko siya? Kasama ko siya sa room. Roommate ko siya. So, alam niya lahat ng baho ko, lahat ng ano. Si Jen nakahiwalay ng room. Hindi fair yung tanong. Nakaligtas pala. Unfair question. Anong year yun, Jelly? Unfair. 2018? 2017, 2018. Oh, okay. Yan. 17, so, that's probably 7. Hindi, teka. 18, Myanmar. 2018, Myanmar. Yes. Oh, Myanmar SEA Games, 2018. And then we're gonna head over to Jenilyn kasi si Jenilyn, maraming oras to makapag-prepare ng sagot kasi... Yes. Okay. Partida. Being the most active
fighter in this entire room right now, okay? So what led you to, like, what was the road? How was the road leading to being part of the Muay Thai Association of the Philippines roster and then consequently representing the Philippines in the last SEA Games? Diba? Kamusta yung, ano yung, kwento mo sa amin, ano yung pathway? Like, saan ka nagsimula? Siyempre, now you're paano yung training with Nakai Wushu. Ano yung journey na yun? How was that journey? Siyempre, galing ako dito sa Baguio. And wala akong ganong idea sa national team noon. So, ang alam ko lang is that bibigyan kami ng allowance. Ayan, mga ganon. Tapos yung training, syempre magkaiba yung training ng ano ng local gym sa national team talaga. So, nung unang pagpasok ko pa lang sa national team, sobrang nabigla ako kasi, ay, ang ganito pala yung training. Hindi pa, nung, before pa ako pumasok ng national team, hindi pa ako tumatakbo noon. Hindi pa ako nag-jogging. Ayan. Okay. Ang alam ko lang mag-training sa loob ng gym. Okay, okay, okay. So, puro mag-jogging ka pala. No? Ano, ganun. Ayan. Siyempre, yun yung ano pinaka ano naalala ko kasi yung very yung kapag very first time ka dun sa national team yun yung talagang nag-stick na moment sa akin kasi dun ako mas unang nahirapan at saka kumbaga nag-change agad from nagtraining lang sa gym tapos biglang nung napasok kasi ako sa national team pumunta sila dito sa Baguio tapos sumama na kami kaagad sa training nila ayan okay. So yung first day ko hanggang sabihin na natin sa first one month ko talagang sobrang grabe yung change ng training, yung level ng training ko tumaas kasi kasama na dun takbo, yung training partners, yung padworks, ayan. So, after kung nasali ng ano ng training para sana sa laro, nagdiretso kami kaagad sa foreign training. Doon namin nakasama si ano Ate Jelly. Kasama ko rin ako sa Baguio. Dalawa tayong nahihirapang tumakbo. Yun, at kasi least naman yun ikaw, ate, naka-adjust ka na. Buti na mention ni Jendelin yun. Kasi normally, people who are invited into the national training pool or when you get to train with the national team, bukod sa different level, yun yung pinaka-hinahanap ko. Like, the adjustment period. Like, yeah, that was perfect. The one-month period, yung 30-day period na yun. Yun yung, dun masya-shock yung katawan mo. Dun ka medyo magtataka. Ano pa yung ginagawa dito? Diba? Kasi, nakakaiyan na lang yan. Kumbaga, ang nasa isip ko na lang, parang puro hirap na lang. Oh, puro hirap. It's not a joke to train with the national team. Training at the national level is a very big and a huge task. So, like ikaw, so how were you able to adjust to it? Paano ka nag-adjust? Ano yung ginawa mong preparations both physically, mentally, emotionally? Na parang ano yung sinasabi mo sa sarili mo dun sa mga araw na alam mo yung down na ka na. Ginagawa ko ba talaga to? Tutuloy ko ba talaga to? Di ba? Sa akin kasi ang nasa isip ko lang noon, syempre sa akin, passion ko talaga yung lumaro. Gustong-gusto ko talagang lumaban, maging athlete. Ayan. Tapos, kumbaga yung sa mental ko na lang is, syempre hindi pa rin mawawala yung pumapasok sa isip ko na, ala, ang hirap, ano ba naman to, parang nakapagod. Pero mas nananalo pa rin sa isip ko yung, ano, gusto kong gawin to, kaya ako nandito kasi gusto kong gawin to. Nandito na din lang ako, di ayusin ko na, ipagpatuloy ko na. Ayan. At saka, meron kasi akong goal na kapag gusto kong gawin yun, talagang pipilitin ko para ma-achieve ko. Kumbaga, yung gusto kong lumaro, gusto kong mapili para piliin nila ako. Gusto kong gawin yung best ko para mapili nila ako para lumaro. Ayun, gagawin ko talaga kahit na ano, mahirap. Tapos, pag first time mo din kasi, minsan, kahit na mahirap, mas nananalo yung feeling na excitement para sa akin. That's true. It's very champion mindset, ano? Oo. Kasi parang mas challenging, mas ano. How Jeneline narrated her story. Yeah. I mean, ang malaking difference na lang dun kasi is meron kang personal goal, meron kang intention to actually reach that level. So, ako, my next, ako yung next curiosity ko, probably, well, let's start with Mardel, then we'll go with Coach Precious, and then let's go Tita B. Like, kasi this is the more technical aspect and the more social aspect of ano, how difficult is it to actually
number one, search for talent. I don't know kung ano yung scouting ni na ginagawa ni Map to find and to discover talent sa Pilipinas. Kasi lalo-lalo na for kay B, mamaya she's gonna tell us the story pa, kasi nasa Mindanao siya eh. And like for example, yung recent project namin ni JC, there are a lot of really good boxers in the provinces. Yes. So, ang daming talent doon. Ako I've always advocated, kaya ako pag meron ako invite lagi na mag-seminar sa probinsya, yes lang ako ng yes eh. Kasi gusto kong, alam ko talaga there's someone out there sa probinsya. Someone somewhere out there merong na merong magaling dyan. Oo, wala meron pang dyan. On my side po kasi as technical official, so pupunta kami sa mga nung last kasi nung wala pang pandemic, meron kami mga leg. So, meron kami Mindanao leg, NCR leg, Luzon yan. Leg, Visayas leg. So, pupunta kami doon. Kasama yung may mga kasama kaming technical officials, coaches. Sa bawat leg po kasi, madalas may makukuha talaga kami na magiging member ng national team. Pag naglalaro sila, makikita namin. Ako kasi hindi ko naman talaga as in naranasan na maging coach. Mm-hmm. So, mostly makakakita talaga nun is coach. Pero aside, as my side as technical kasi, makikita mo yung isang bata or isang atleta based on my experience as nagtitechnical ako, nagja-judge, nagre-referee, makikita mo siya na may potential siya. Hindi man siya kasing galing ng national team kasi syempre sa probinsya, iba talaga yung level ng national team eh, na training. Pero makikita mo siya na may potential siya at saka pag-develop siya, alam mo na makakapagdala siya ng medal sa bansa. Alam mo na magiging champion siya po. Ganun lang po yung parang nakikita. Magandang comparison to on a technical official's standpoint sa pagpili ng possible national team athletes versus sa coach, sa coach. On the aspect of a coach and then of a manager. Yan. Yes, so, jump tayo kay Precious. So, coach, it's good. Ako, I'm happy na meron pala tayong ganon. Meron tayong ginagawang national pooling. So, kasama ka ba dun sa, for example, they go to different parts of the Philippines. Kasama ka ba dun sa nagano? So, like, for example, ikaw, syempre, this is another challenge sa pagiging isang coach. Ikaw rin yung scout. So, kung ikaw yung scout, hindi lang limang fighter ang iharap sa'yo. San damakmak yan? So, like, in the best way na kaya mong, na like, ano yung screening process na ginagawa mo? Like, what are you looking for? Ako as a coach, lalo na if may mga competition, during competition, talagang nanonood ako, lalong-lalo na sa mga dalawa lang yung tinitingnan ko sa kanila, yung may puso, tapang, tsaka mautak. Kasi yung skills, may tuturo ko yan dun sa atleta ang kukunin ko. Pero yung tapang, yung buong loob, ang hirap i-develop. Kasi totoo. Ang dami ko ng experience na meron din ako, nung nagdaglalaro ako before, ang gagaling nila sa training, ang bibilis nila, halos perfect na sila. Pero pagdating sa competition, kulang ng tapang. Yung mga dinataga. O kaya yung mga, ito yung mga gym champions. Yeah. Oo, gym champions. Yung mga gym champions, ganyan. Pag tinapat mo na sa may ilaw, bright lights, nawawala. Yun lang yung wala akong pakialam sa atleta kung anak ka ni ganito, bata ka nito. Pag nakita ang kita na matapang ka, gamit ka ng utak, yun, gustong-gusto kita, ganun. Gustong-gusto kita. Kasi nga, yun nga, yung sa ibang bansa kasi, iba yung labanan. Tsaka pa, nasasanay mga tao dito, yung mga atleta na, yung country na ganito, malalaki yan, magagaling yan. Ganun agad yung... Intimidate agad, na? Oo. Kaya ako, sa mga atleta ko, sinasabi ko, wala kayong pakialam kung sino yung mga kalaban nyo. Kasi para-paras kayo nag-training. Para-paras nagpo-foreign training kayo. Actually, gumagastos yung PSC, POC, para padala sa Thailand. Diba? Para mag-foreign training. Takot ng tapang talino. That's actually perfect. Wala. The most, if you look into history, the best coaches out there
actually say the same thing. Yeah. Everything is You can't train the intangibles, right? Yeah. Oh, yeah. I say yeah. Skill sets can be taught. You can't train okay? heart. Can't train yeah. heart. Yes. Tifira sa habi ata yan, bro. Ayun, for ano, for B. Lalo na ikaw, you are very much involved in the provinces. Yeah. Like how do you scout? Kasi for sure, when people start to know what you're doing, the services that you are providing the community, syempre, di mo maiiwasan lahat dyan. Ay, ito nga pala yung anak ko. Ay, ito nga pala yung kaibigan. Yes. Ito nga pala yung kapitbahay ko. Ito nga pala yung aso ng kapitbahay ko. Magaling siya sa boxing. Ganun, eh. Magaling to sumuntok. Malakas to, may knockout power. So, ikaw, like, how do you filter? Di ba? Paano mo fini-filter yun? What do you say, Tita B, diplomatically? How do you say? Yeah, lalo na, provincial culture kayo. Is very different from Manila culture. Yes, yun yung interesting. Yeah. How do you navigate that, Tita B? Talagang, first time talaga, titignan mo muna yung bata eh. Kasi sa grassroots level, grassroots na ako. Kami na yung pinaka-grassroots bago bumunta sa tawag dito sa national team ang mga atleta. It's like that. So, from here, so dito from our gym here, from our organization here, isasabak namin yan sa mga local competitions. After local competitions, we'll have the provincial, regional competitions. After the regional competitions, sa national competition. But before that, we train them in our gym. So tawag dito, makikita mo dun pa lang sa gym. Kasi di ba mostly sa gym, pinag-i-sparring natin yung mga bata. So makikita mo na dun pa lang, right there and there, makikita mo na kung pwede yung bata o hindi. Yeah. Kasi yun nga, katulad ng sinabi ni Precious, there are a lot of people, hindi lang mga bata, pati mga grown-ups, adult, mga teenagers na matatapang magsalita. Parang mga keyboard warriors niya. Marami po tayo. Wala tayong shortage dyan. Tita. Kumbaga parang mga all talk, no bite. Ganyan. Exactly. And there are people pa na sasabihin, I already saw that in the internet. I can do that. Diba? Mga ganon. Hindi ako mananakot pag ganon lang nangyari. Exactly. Kasi merong mga ganyan. Actually, experience-wise sa akin, na tawag dito sa gym ko, May mga pupunta doon na gusto kong maging fighter, gusto kong maging ganito. I know, dami namin tanong na naratanggap na ganyan, Diyos ko. Wow. And then, paano maging fighter? Pinagkaiba ng mga gyms dito sa probinsya, especially dito sa amin. Kasi yung gym ko, actually, parang sinurvive ko lang yan. Yung mentor ko talaga, actually, is, so, yung Muay Thai, I think, way back 90s pa ito sa Pilipinas. Kasi yung mentor ko, sila yung kauna-unahang Muay Thai dito sa Mindanao. Actually, tapos nagdala sila sa Zamboanga. Sila pa yung nagpunta ng Zamboanga para... Wow. Part na sila ng Muay Thai Association of the Philippines way back then. So, tawag dito, nung tinuturuan niya ako mag-Muay Thai, halos hindi naman ako mag-a-atleta, hindi naman ako makikipagbugnuan, pero... Ganun yung turo sa amin. In short, parang athletes training din ang ginagawa sa amin. Doon ha, kasi kami, mga laid back itong aming gym. So, old school ang tirada. So, tawag dito. So, basically, yung mga atleta ko atleta namin before, talagang pag sinabi mong fight talaga. So, pag doon pa lang sa training, nakikita na yung nakikita na kung ito may potential or wala. Speaking of training and fighting, like for Jenilyn, when was your very first brush with martial arts and combat sports? What did you love about it? Yan. Local ba? Anong point of origin? Like, paano ka naging interested dito sa combat sports? Kasi, katulad nga na nabanggit natin earlier, dito sa combat sports, bihira ang mga babae kasi ang concept is, pag nag-combat sports ka, masasaktan ka lang, kaya wag ka na dyan. In your case, case niyan lahat, nag-combat sports pa rin kayo. So, Ever since kasi nung bata ko, talagang mahilig ako sa sports. Tapos, and nga lahat ng sports sinasalihan ko. Tapos, hindi ako nag-stick sa isang sports hanggang sa nakita ko lang yung martial arts nung college ako. Sa wallpaper ng classmate ko na nasa loob siya ng ring, doon pa lang parang feel ko na gusto ko to kasi ever since nung bata ko, as in
meron akong guts na feeling ko mas malakas ako sa mga kalaro ko. Ayan. Feeling ko mas malakas ako sa mga kalaro ko. Ayan. Mm-hmm. Mga ganun. Mm-hmm. So, nung first pa lang na sinubukan ko siya, gustong-gusto ko na hanggang sa tinuloy-tuloy ko na lang na hindi ko napapansin na natututo na pala ako. Kumbaga, kapag ine-enjoy mo kasi yung ginagawa mo, parang hindi mo napapansin na mag-iisang taon ka na na palang nagtatraining. Ayun. And then, hanggang sa, ayun, first ako lumaban ng MMA, tapos napasali ako agad nung 2017 sa MAP, Muay Thai Association of the Philippines. Tapos, nung 2017 din, bale, may mga dalawa or tatlong fight international akong na-cancel. Mm-hmm. Pero, after nung na-cancel na tatlong laban ko na yun, dire-diretso naman na akong naisali sa international fights. Mm-hmm. At I'm very proud to say naman na sa lahat ng international fight na sinalihan ko eh, may nauwi akong medals. Mm-hmm. And then, cool. Ang tawag dito, like, initial challenges, like, when you first entered the gym, tapos, it's either walang babae or iilan lang yung babae. Yes. Diba? Yes. How did you approach that training environment? Mm-hmm. Kasi, ito, I could definitely say this with the camps that I conducted before. Women have this very innate tendency to always want, they always have to prove themselves all the time. Kasi it does seem that way, diba? Oh, diba? So, then, syempre, you have to gain the respect. I mean, gym culture, fight. This is not your typical buhat gym culture. This is fight gym culture. You have to prove yourself. You have to make sure that you can stand your ground. You have to prove to yourself. You have to prove to your fellow teammates. You have to prove to your coaches that you belong there. Yeah. Diba? So paano mo sinugod yung challenge na yun? How did you get over the hump? Kasi syempre, diba? I mean lalong-lalo na ngayon, you're in that position. Diba? So, paano mo hinahandle yung ganong klaseng dynamic? Para sa akin kasi parang mas gustong-gusto ko kung ako lang yung babae. Kumbaga, hindi ko siya tinitake na challenge. Tinitake ko siya na opportunity para mas makapartner ko pa yung mas malakas sa akin at saka mas matuto pa ako sa kanila. Kumbaga, mas maibigay ko yung best ko. I work two times harder than them kasi nga, diba, mas malakas ang mga boys kaysa sa mga girls physically. Yep. So, kailangan kong, I really need to work hard para masabayan ko sila. Kumbaga, it's a good thing for me. Sa mindset ko, parang mas gustong-gusto ko pa na ganun yung situation. If I may follow up from that, si Coach Franco, no? Sorry. Because specifically, it must be hard to be, and challenging at least to be a woman training in a male-dominated sport. What kind of techniques or mental preparation or anything that you did to surmount that kind of parang ako hindi ko ma-imagine how do you train if you know specifically if you have a period or if you're just you know your hormones are out of whack mga ganun. Ano bang yung ganun hindi ko ma-imagine kasi ang hirap tama mag-training So what is the challenge of specifically kay Coach Precious? How do you train all the women kung sakali alam ko nagsasabay-sabay sila? Paano na yun? How do you do that? How do you train these people? How do you coach them? What do you do? Actually kasi yung mga babae talaga diba dating medyo moody, no? Okay. Hindi lang dahil sa nagkakaroon. Si Jelly nagre-react doon. Hindi lang dahil nagkakaroon kami. Yes, coach. Time na may competition, nagda-diet kami, yun yung time na talagang mas matindi. Yung mga atleta, nakasibangot na sila. Mm. Tas overweight na sila. Wala nang kain, overweight pa. Tapos pagod pa, alam niyo, yun talaga yung pinaka, ang hirap nilang anuhin, patawanin. Oo. Mga hungry, kumbaga. Hungry na. Oo, gusto namin. You guys know pala, wait lang, may add lang ako para mas magkaroon ng sense yung sinasabi ni Coach Chot. In Muay Thai kasi, nagulat din ako na every time na nanalo ka, you have to weigh in again the next day. Yes, that's true. Oh. So, like for example, kakabakbakan mo lang, no? Dugo-dugo pa yung face mo. Hmm.
aba magjo-jogging ka pa pagkatapos kasi overweight ka the next day. Napakahirap ng Muay Thai, especially for us girls, lalo kung nasabay pa na magkakaroon ka kasi bloated ka eh nung time na 'yon. Exactly. So medyo so saludo ako talaga kay Coach Tot for handling us. Na sabay-sabay na mga atleta na babae. People can get acquainted, malaman nila yung rule set. Hindi yung alam lang nila may bakbakan, okay, may Muay Thai event, ayan. So ano yung so people train. So from a technical aspect, ano yung procedure? Like, so ano ang weigh-ins? So kung ilang, is it a 2 or 3 day tournament? Ano more, like, walk through mo kami, like, ano ba ang nangyayari sa isang tournament or isang event? Meron po kaming general weigh-in. So, kailangan lahat ng athletes mag-weigh-in sila. So, after nung weigh-in nila, so makuha na yung kung anong weight sila, kung anong kategory sila may ilalagay, doon magdo-draw lots after. Okay. Yung mga team managers, coaches, magdo-draw lots yan. So, kung sino yung makakalaban ng mga athletes mo. Then, after that, kinabukasan may lalabas na fight schedule, ganun. Yung ma-schedule lang mag-fight kasi ng araw na yun, sila yung mag-wiwiin ng umaga. Okay. So, kailangan nilang makuha yung kategory nila, yung weight nila, kung saan sila maglalaro. Kasi kailangan nilang makuha yun or else hindi sila makakalaro, ma-disqualify sila. Then, kung kinabukasan ulit, halimbawa, nanalo na yung atleta mo no first day, kinabukasan ulit, kung sino ulit yung nakaka-fight, kung ikaw na naka-fight ka ngayon, nanalo ka, kung naka-schedule ka kinabukasan, maglalaro ka, so mag-weigh-in ka ulit. Weigh-in ulit? Oh, Diyos ko. Okay. Nandun talaga yung pag-diet or pag-control ng weight or pag... Yung pag-reduce nila, kailangan nilang ma-maintain yung weight nila. Yes. Actually, masingit ko lang, sir. Tawag dito, ang lahat ng NSA, especially combat sports, lahat ng nasa NSA, tawag dito, whether Muay Thai, boxing, kickboxing, kung ila, bali, tawag dito, dapat yung mga atleta is always ready. Meaning, yung timbang mo dapat laging on point ka. Yep. Kasi, you never know. Yep. Usually kasi, tawag dito, sa mga competition, pag umaga, weigh-in, sa hapon, bakbakan. That's how it is in the amateur level. Okay. Unlike sa, tawag dito, sa professional, ngayon ka mag-weigh-in, bukas ang laban mo. Yeah. So sa Muay Thai, usually, kunyari, 4 days event kayo. So 4 days ka rin hindi kakain. Kung ikaw four days ka kasi mag-weigh-in. Oo. Exactly. That's how it is. Simple as that. Yun yung tawag dito. General weigh-in. Pagkatapos nun, i-determine kung yung laban mo. So, meaning, hindi ka pa rin pwede kumain. Diba? Kasi bukas, tawag dito, lahat kayo, may schedule ka na. So, lahat kayo titimbang ulit. Okay. Diba? Noong umaga, pagdating ng hapon, tsaka kayo magbabakbakan. And then, depende pa yan kung ilan yung participants. Like before dito sa Mindanao Leg, yung hinandle ko, we have like 100 plus participants. Wow. Parang almost 200 kami. So, imaginein mo yon, we only have 3 days to do the event. So, in the scope of 3 days, kailangan mo ng preliminary, semifinals, and finals. Meaning, sa loob ng isang araw, ilang bouts yung, tao dito, yung binalaro. Bukod sa madugo sa para sa technical officials, yung mga atleta rin, they have to wait. So meaning, they have to maintain their weight. Grabe sa abroad din, masyado, at least sa atin dito, local tournament natin, medyo binibigyan na pa natin ng chance. May leeway pa. Medyo may bigay-bigay pa yan. Athlete. Thank you for narrating that. Kasi for sure, like probably 90% or 100% of people don't know that. Hindi nila alam yun. Diba? Nakikita lang nila kagad yung event na mismo. So syempre, ako feeling ko the best one to answer this is yung co-host natin, si Geli Bay. So Geli, like being in this position right now, like for example, you're in the perfect situation kasi you're the athlete, you're the coach na you know how it is to coach, tapos you've been through several camps already. Ano yung nakikita mong like at the top of your head? Points of improvement for the program to move forward. Kasi the value and ang point lang naman talaga with any officiating bodies to
not just to promote the sport, but to push it forward. Yeah. And the people I we're seeing right now have the right tools, the right leadership structure to push it forward. So at least ngayon, ano yung like sabihin na natin everything opens up again in the next few months, like ano yung nakikita nyong ikaw as ikaw yung nasa management level, nasa leadership structure ka, so you not only have to deal with the athletes, yung needs nila, you also have to deal with the politics, you have to deal with the other organizations, syempre you have to lobby for your sport. Ano yung right off the bat na tingin mong kayang-kaya, na doable, na adjustments kagad na pwede natin gawin? Actually, for me naman, ang maganda with the structure of MAP, ang focus ko lang talaga is yung female commission. Mm-hmm. Ang mga babae lang talaga ang focus ko. For me, like, aside from the programs na ginagawa namin ngayon online since pandemic, we have to adapt, especially kasi may parating kaming SEA Games. Mm-hmm. May parating na SEA Games sa Vietnam gagawin. So, yep. As early as now, pinag-uusapan na namin on paano tayo maghahanda at mag-a-adapt sa kung anong meron tayo ngayon, kung anong pwede natin gawin ngayon, and kung anong mga pwede natin gawin in the coming months. Mm-hmm. So, naririnig ko naman from swerte rin kami kasi si Ma'am Pearl is a board member of POC. Mm-hmm. So, meron kami agad na mga immediate na balita. Like, for example, magbabubble na ba ang ating mga atleta? Mm-hmm. And if mangyayari na magbabubble na sila, saan? Kung magbabubble ba sila, ready ba yung place na paglalagyan sa kanila when it comes, let's say, for example, ako kasi ang pinaka-blessed talaga ako siguro is napagdaanan ko nga lahat. So, from being an athlete to coaching kids, and ngayon, nandun ako sa administrative work. Siyempre, as someone na galing sa pagiging atleta, siyempre, ayoko naman na, ano, na hindi ayos yung, ano, yung magiging sitwasyon nila pagdating nila doon. We have to make sure na comfortable sila. Kasi aside from everyday bugbog yung mga yan, part din talaga na napaka-importante sa pagiging atleta is yung, ano, yung rest nila. Kung properly rested ba ang mga atleta mo, na well-nourished ba sila. So, lahat ng yun, as early as now, pinag-iisipan na namin kung paano namin siya gagawin para ma-improve namin kung ano, ma-improve ng MAP together with the coaches. Siyempre, yung mga coaches namin, napakagaling, dami nang na-produce ng mga yan. So, ano na lang kami talaga, yung kung paano natin i-improve yung meron na tayo, ginawa natin before. Mm-hmm. Siguro ang nawan lang kami ngayon is foreign training kasi syempre napakahirap mag-foreign training. Pero ang maganda lang is dahil kaka-foreign training nung team for the last 3-4 years, kaya na. I mean, for me, kayang-kaya na ng mga atleta namin sa MAP yung level ng training nakita na nila. Nag-train yung mga yan sa national team ng Thailand. Mm-hmm. So, nakita na nila yung proseso, napag-aralan na nila yung proseso, learning from the best. So, feeling ko, wala nang disadvantage ngayon kahit hindi kami makapag-foreign training. Siguro, yung challenge lang natin ngayon is yung training partners, especially sa mga babae. Mm-hmm. Kasi, syempre, bukod sa hindi magkakatimbang, pag nakabubble kasi, hindi pwedeng magpapunta ng ibang tao. That's true. Yun yung iniisip ko din na paano natin to gagawa ng paraan. Pero, feeling ko naman as papalapit na papalapit yung December na SEA Games, makakahanap din tayo ng pinakamagandang paraan para solusyonan lahat yung mga paparating na ano, na gagawin at haharapin ng mga atleta natin. And then that would turn over to Coach Precious kasi you already have things on your plate as it is. So when COVID happened, tas nangyari yung pandemic na to, panibagong mga adjustments na naman yan, di ba? So you have to not only adjust your training regimens, your training schedules. So paano mo anong immediate na adjustments ang nangyari? Tapos ano yung mas ideal for everyone? Like as a coach looking out for your athletes, di ba? Kasi biglang nung nag-COVID, I'm sure nagsimula kayo,
pre-COVID, ang taas ng level ng training and everything. Tapos biglang kailangan lahat i-stop. So ngayon, how did you try to pick up the pieces at mabalik lahat sa training at maging motivated ang lahat? Like, dito, may darating na SEA Games. Yung challenge namin dahil nga walang personal training, no? As a coach, I have to teach online. Ang struggle lang doon, hindi ko maipakita ng mas maganda sa mga atit ko yung tamang galaw ng isahang training lang. Yung adaptation na ginawa ko doon, I had to utilize and maximize yung different mode of resources like video, in-edit ko pa. So bago ko ibigay sa kanila. Grabe, may tutorial pa. Alam mo yung ginagawa kong clips para lang bawat step, bawat movement, maituro ko ng mas maayos. Pero may maganda rin namang kasi kahit hindi national team, alam mo yun, kaya kong kahit yung mga nasa Visayas, sa Mindanao, kaya kong turuan online. So, yun yung parang naging advantage, no? Yung personal training tsaka exposure, yun yung kulang. Pero when it comes to training naman, meron kaming program, yun nga yung online training. So, every day, meron silang meron silang program, tapos ang gagawin lang nila para ma-evaluate namin, sisend lang talaga din sila ng video na kung ano yung nagawa nila. So, yun. Kasi nga hindi kami pwedeng tumigil kasi may papalapit kaming competition. Tournament. Oo. 'Di ba? So that also translates to Jeneline. Jeneline, do they close down the gym for you when you train? Like for example, ikaw lalo ka na, you have an upcoming fight. So anong like how is the adjustments now? At any point during the training ba nakapag-sparring ka man lang dahil given the condition? Dito kasi sa amin, hindi pa naman ganun ka-stricto. Tapos, ang kailangan lang namin sumunod sa protocol. Kailangan lang namin kumuha ng travel authority para makapunta sa gym. Hindi pa naman nila pinapasara yung gym namin. Kaya, morning, afternoon, nakaka-training pa rin naman kami. Please now, hearing your story, ladies, sobrang it's good motivation and inspiration. Like, ang gandang pakinggan na walang tumigil. Yun yung nakakatuwa doon, walang tumigil. 'Di ba? Lahat nagtrabaho, everyone. I mean, Jeneline's fighting the next couple of weeks. 'Di ba? Next week, hindi siya naging hadlang, 'di ba? Hindi siya naging hadlang. Yun yung magandang lesson doon na hindi siya naging hadlang, we make do with what we have, kumbaga, 'di ba? Everyone transitioned online, yung ginagawa natin. So ngayon, given na December, so that's like that's good enough months to prepare, 'di ba? Good way to keep everyone's focus. Like yan, si Coach Precious, how do you keep everyone focused still? Kasi syempre, the physical presence, one of the things about the combat sports industry or training martial arts, training fighters in general is iba yung nagdadaldal ka pero iba yung may presence ka sa gym. Yung tipong you're all in one room, you barking out instructions, everyone's feeding off each other's energy. Diba? Iba, may ganun feel pag pumasok ka sa gym, lalo na pag fighters training, iba yung atmosphere. As in, alam mong mahirap yung ginagawa pero since everyone knows na pare-pareho sila ng hirap na pinagdadaanan, it strengthens the bond, it puts everyone's level up there. So, as a coach, how do you maintain that level? Ano yung ginagawa mo? Just ano yung extra? Ano yung, di ba? What goes through your head knowing na, okay, we're all gonna be online pero I have to make sure energy's up. Lalo na, online training, I'm sure meron diyang isa o dalawa na hindi mo mapapansin agad who are probably slacking kasi hindi mo naman makikita. Hindi mo sila. Diba? Pwede pag-extra push-ups internet connection or what, pala. Kasi, Ako ako yung kasi yung team, ako yung alam nila Jenny, nila Jellian. Talagang as a coach, mabusisi ako. Tsaka medyo mahigpit ako. So
like yung sa iba kong mga athlete nitong ano during pandemic, no. Mm-hmm. Once lang na hindi sila nakapag-send ng video, kailangan ayan nila, na nako. Yes, kailangan ano, kailangan talaga mag like nag-create kasi kami ng sample lang ah. Meron mm-hmm. kaming mga instructional course, yan. Mm-hmm. Bukod sa Zoom, meron pa kaming Google Classroom na yep. kung na kailangan nilang kasi bawat instructor kailangan nilang mag-send ng mga videos nila. Mm-hmm. So, bawat talagang mabusisi ako, bawat sinisend nila, chine-check ko 'yon. Kapag hindi maayos, may kulang, isi-send ko ulit sa kanila 'yon, tapos bibig magno-note ako kung ano yung kulang, ano yung mali. Tapos kailangan nila ulit mag-send ng patparang. Okay. Hindi namin sila ipapasa as a instructor kung alam mo yun yung foundation nila mali. Mm-hmm. So sa athlete ko ganun din. Sa ganun din kami na kaming mga coaches na kapag kulang yung mali yung like kulang mali yung posture, mali yung technique mm-hmm. na ginawa, yun. Mm-hmm. Talagang medyo mahigpit kami pagdating sa ganun. Added skill na naman yun, ha? I mean, dati, you're just gonna go to the gym, you're gonna train, okay, everyone, this is the agenda, these are the drills. Now, you have to work with technology. You have to learn the technology. You have to adjust to the technology. And then later on, you have to utilize the technology that is available to you in order to convey your message. Yeah. So, yan po ang mga pinagdadaanan ng ating mga atleta ngayon. And yan yung, pero ito yun eh. Yun, kaya nakakatuwa siya eh. Kaya ako, tuntua ako na kinukwento nyo ito ngayon. Kasi, at least, di ba, nag-a-adjust tayo. Di tayo tumitigil. Hindi tayo nag-give up. Mas maraming nagre-reklamo. Mas maraming nagkukwit na lang. Mas maraming nag-give up na lang. Pero, I mean, it's very inspiring to hear your stories and telling us right now na wala, nag-adapt kami, 'di ba? Nag-adapt kami, nag-ayos kami. Ito yung ginagawa namin ngayon, 'di ba? And now with the new leadership structure, tapos everything is in place, 'di ba? Medyo ano na lang talaga. It's just a matter of continuing the process. Tapos any future plans for Geli? Any future plans, like do you have any laid out plans for like in the next coming months? Like for example, you have December. Yeah. So are we looking beyond December like or everything is focused on December muna, then tignan natin how things go? Like lang madagdag ko lang kasi like yung sinabi ni Coach Precious nga, yung mga new skills acquired na yung mga through videos pa na check niya yung lahat-lahat and all, how do you think would that help sa structure ng MAP including the training moving forward? Yeah, yung kami kasi with MAP, since bago lang ako, alam ko naman actually, inaral ko yung mga calendar namin, kung ano yung mga next na gagawin namin. Actually, we're focusing now on SEA Games, but right after SEA Games is Asian Indoor Games. Na supposedly ngayong buwan. Ay, ngayong buwan ba yun, Coach Chok? Dapat, narinig ko yun eh. Yan, dapat may siya. So, kinancel na nila. Pero the good thing is, nireschedule nila. Kasi napakalaking bagay nun para sa ating mga atleta, yung mga atleta ng Philippines na magkaroon ng opportunity dumaro dun sa Asian Indoor Games. Kasi hindi naman sana, pero napakalaki ng incentive dun. So, malaking tulong sa ating mga atleta na makalaro talaga sila dun. So, right after December, siguro, ano lang, Christmas break then balik na ulit siguro ng ano ng training camp ang ating mga atleta if I think they're also planning na nakabubble pa rin siguro since hindi pa natin alam kung ano yung magiging sitwasyon on December January so yon magkasunod yung SEA Games tsaka yung Asian Indoor Games plus yung mga athletes namin na babae na who also competes in MMA kasi not only Janeline but also Islay is part of the Muay Thai Association of the Philippines and she's transitioning to MMA na din yata, ano? To MMA as well so yun naman yung maganda with our NSA very supportive sila sa mga bukod sa Muay Thai competitions na ginagawa ng mga atleta namin ay napaka-supportive ng from sa pinakataas to the pinaka
sa mga to the athletes, napaka-supportive talaga. So, I think sila, meron silang mga naka-line up na mga laro sa MMA, and for sure we will be supporting them dun sa mga laro or laban na magkakaroon sila. Pero as of now, yeah, yung focus muna is yung SEA Games and yung Asian Indoor Games. Okay, last question for everybody. So before we wrap this up, I'm gonna start with Mardel, and then we're gonna circle back to Chairwoman Geli. Like, we have December, then we have the Asian Indoor Games. Let's take it like a few months ahead, di ba? What do you think ang kailangan na mangyari or ang posibleng mangyari, possible steps na pwede nating gawin in order to grow the women's pool sa Muay Thai? Yeah. Kasi syempre, yung mga lalaki, walang problema yan, maraming mag-apply dyan. Pero it's more of the awareness, ano, like what awareness campaign ang kailangan natin gawin. Parang plano moving forward to get more women to be involved in. Ako, tayo ko sinasabi to, napaka-competitive ng mga babae. Ha? Kunyari, pati-pati-pati lang yan. Lahat ng combat sports na ano, ang mga babae, grabing, super competitive. These are highly competitive people. They may not show it, they will not say it, but put them inside the cage, put them inside the mat, and if you ask them to beat up a guy, they will. So, it's a huge potential. It's a huge market. I just really think na kailangan lang to get the message out. So is it so anong like ano bang gagawa ba tayo ng awareness campaigns ano ba yung kasi syempre these things ito yung reality rin kaya rin we have this discussion syempre lahat ng bagay like for example Jelly has to look at the admin stuff si Mardel kailangan mag-improve pa yung technical knowledge niya kasi nag-update ang rules Jenelyn has her upcoming fight si Miss B she has her own thing na she has to proliferate and grow the sports provincial sectors, then Coach Precious, kailangan nandun na yung attention niya sa coaching. So, as a collective group, definitely, ano pa yung sa tingin nyo, kailangan na gawin in order? Kasi when people say Muay Thai, yeah, Muay Thai, pero to actually encourage people, diba? To encourage people na parang, uy, this is a good training program. Hey, you can actually be good at this and then represent the country. Because representing the country is a huge thing. Kasi hindi ibang-iba yung feeling na nanalo ka tapos play yung national anthem mo. It's a different euphoria. So again, let's start with Miss Mardel, please. Like top of your head, like ano lang naisip mo na pwede nating gawin para lang i-grow yung community? Kasi it starts with community. Doon muna tayo, grow community, then increase that ripple. Sige. In technical side po kasi, sa mga technical officials ng MAP, sa ngayon po kasi aminado talaga ako, napaka-konti lang ng mga babae. We need more Mardels. Yun lang. Yes, but you're the only one. Ako nga, ikaw lang yung kilala kong ganyan, may ganyan level. Technical know-how eh. So, yeah. Like, in your own way, like, do you think na ikaw ba, pwede ka bang mag-hold ng, like, seminars na magsasabi kung, oh, yung mga gustong maging technical official. Ito, baka pwedeng tulungan niyo ako dito. Yes po. Actually po kasi, dati nung mga nakaraang taon po kasi, nag-hold po talaga kami ng mga RG course. So, okay. Referee judge courses na hindi na namin nagagawa simula ng pandemic. Pero ang mas maganda naman po kasi doon is nai-invite pa rin namin yung mga local technical officials kasi meron po kaming ginagawang virtual competition. Actually, may international virtual competition na sinalihan kami. So, kahit na wala nang actual, so hindi kami nakakapag-seminars, pero nagkakandak po yung map technical commission ng mga, yung mga online po na refresher course. And ako po kasi, as nandito po kasi ako sa admin, so, okay. Ako po yung kinukontak ko po na sinisikap ko po na makontak yung iba lalo na pag meron po kaming lalo na yung last year kasi may event kami so gusto ko na mas madami sanang babae na mag-officiate o mag-judge. Pero napakadaming problema kasi mga challenge lalo na yung internet connection. Oo. Oh.
Kailangan stable yung internet connection. Smart Globe, ayusin niyo yung mga buhay niyo, okay? Sa Mindanao, may dito na. Yeah, may dito na. So, tignan natin ngayon. Kaya, kahit na ganun po, eh, sinisikap pa rin naman po namin na makontakt sila, na sana makapag-participate sila. Lalo na po ngayong month, kasi Women's Month. So, yes. Nag-i-intouch po ako dun sa mga, kasi may mga female na referees po kasi na hindi nag, alam niyo, hindi masyadong active. Sa Visayas, merong mga, ano, madami kaso, kinukontak ko sila kasi gusto ko mag-participate sila, lalo na ngayon. Tapos, meron pa kaming women's virtual competition ng buwan na ito sa aming pag... Ayan, yung pag-spread ng ano, Women's Month na concentration. So at least ayan. Yes, ito rin po. Naman, ako nga pag nagse-self-defense seminar ako, sinasabi ko, you know, women are dangerous because they band together. Ano ba 'yan? Psychologically, women band together. So this is a good initiative. Feeling ko lang talaga, ma'am, ano, just make it worth everyone's time. Gawin lang na lalo, yun yung challenge talaga ngayon when it comes to online stuff eh. Kailangan mong maging interactive ka, kailangan borderline entertaining ka. Kailangan diba? Kung may attention nila or else. Oo. Yun yung challenge. Kaya nga ako, I'm like super, I mean, kami, for sure, I can vouch for Jason, like sobrang nakakasaludo yung ginagawa nyo ngayon na you're making do with online classes and online training. Yes po. Diba? So, how about you, Coach? Oh, Coach Precious, like sa naman ang isa talaga na importante para dumami yung participants or yung Muay Thai practitioner. Doon tayo magsimula sa grassroots. Yes. Ang sulok ng Pilipinas kahit napakalayo pa yan. Kailangan natin yung magandang introduction. What is Muay Thai? And ano yung mga achievements? Alam mo yun, yung mga ano yung mga benefits na pwedeng makuha ng mga athletes or kahit yung kasi yung Muay Thai is para sa lahat naman, 'di ba? Yes. Yun yun yung isang nakikita ko, more on grassroots, tapos magandang introduction para maganda ring foundation. And when it para naman sa maparami yung mga participants na babae. So yun, mas maraming activity na ang magpa-participant, syempre, mga babae. Ngayon, like yung ngayon, meron na kaming, ano, parang every March, may women's, ano, competition. Puro babae lang yung magko-compete. Meron na rin kaming mga nadadagdag na mga category na dati wala, na halos karamihan, pwedeng gawin ng babae, like yung parang akata, ganon. So, hindi lang, porque hindi ka marunong mag-combat, pwede ka mag-participate ng ibang category. Okay. Ngayon, Janeline, tawag dito. Especially you have an upcoming fight, di ba? You're not just representing Team Lakay, you're not just representing MAP, you're also representing the country, di ba? Bilang nasa sa'yo ngayon yung opportunity to uphold that or to showcase your talent. Ikaw, what do you think as an active fighter are the things that you can do na pwede mong, like, for example, hey, kung kaya kong gawin to, kaya nyo rin to. Diba? Like, how would you... ang nakikita ko, ang lagi ko rin sinasabi sa mga active fighters is you have to humanize combat sports. When I say you have to humanize, kailangan ang focus ngayon is dun sa tao, hindi dun sa activity. Kasi pag nakarelate ka dun sa tao, mas madaling makarelate dun sa activity. So like, you as definitely one of the premier and high-level athletes that we have right now, like, how would you... Like, anong magiging representation mo and ano yung balak mong gawin in the near future para mag-grow yung sport dito sa Pilipinas? Syempre, sa akin, as an athlete ngayon, ang magagawa ko pa lang sa ngayon is to work on myself so that ma-achieve ko yung mga goals ko. Ayun na nga, para ma-inspire ko yung ibang athletes din para makita nila yung success ko. And ayan, sa mga ganitong interview, pagka mananalo ako, pwede ko silang mahikayat, pagka pwede ko silang hikayat, I mean, may hikayat ko sila, may inspire ko sila na mag-join pa, or may inspire sila sa mga na-achieve ko, at saka sa mga
napupuntahan ko, ayan. Mm-hmm. Yun. As an athlete, yun, ayun ha, yun yung mga kaya ko palang gawin, yung to inspire my co-athletes. And that's a huge role, ah. That's a huge thing. That's a very big thing that will fall upon your shoulders, and definitely, definitely, we're gonna look forward to your upcoming fight, Miss Bae. You've been in this industry for quite some time. You've seen the changes. At least nakita mo yung iba't ibang transitions. Nakita mo yung stagnation. Mm. Nakita mo yung possible growth niyon. So how optimistic are you now with what we have right now and the people that you're working with? Ano yung nakikita mong possibilities na growing potential for lalong-lalo na you're working in Metro Manila tas you're also doing projects in the provinces, di ba? So I mean, ikaw ang makakasagot niyan. Sa akin, ever since I've started sa martial arts as a practitioner and eventually become what I am now. Mm-hmm. Tawag dito, masyadong malaki na yung naging changes. Kasi way back before, talaga parang iilan lang ang makikita mo. Sa Muay Thai, at least merong tawag dito, dalawa or isa or tatlo na nagte-training na babae. Mm-hmm. Yun nga, sa different martial arts like jiu-jitsu, ako lang mag-isa dati, kawawa naman. Tapos, mm-hmm, dun pa sa mga iba-iba pang mga martial arts, kasi mas yung ibang mainstream martial arts medyo maraming babae, but sa Muay Thai masyado na ridicule. It's because they thought this is a violent sport. Well, actually it's not. That's yun true. Lang ang masasabi ko. Tawag dito, mukha siyang bayolete, of course, kasi si paan tsaka suntukan tsaka sikuhan. Mm-hmm. Di ba? Pero actually we need a lot of in general, kailangan natin magkaroon ng mas marami pang edukasyon. Yeah. I-educate the people about our sports. Yes. That is one big thing na kailangan natin gawin. It's because in my experience, no, it's so hard. It's really hard to like encourage like the young people. Lalo most of the young people gusto. Ano? It's because they thought this is a bit brutal sport. Yes. Diba? Masyadong nami-misunderstand ang combat sports actually. Pero hindi nila naiisip yung boxing, brutal combat sports yon, di ba? Natatakot sila sa Muay Thai, sa kickboxing. Kami dito, way back before pa, tawag dito, parang ini-introduce namin yung Muay Thai, nag-mall kami sa mall, nag-training kami for free. Yeah. Okay. That's what we do every summer. Like, parang free training, ganyan. Mm. Tapos in-explain namin na ganito siya, ganyan siya. So, hindi siya delikado. This is a better way for you to, tawag dito, for exercising everything in your body. Yeah. Kasi lahat gumagalaw. So, if you wanted to be fit, this is a good thing for you. And then, if you wanted to like, you know, to learn how to defend yourself, especially for the girls, yun yung palaging selling point natin eh. Kasi, that's good. Yeah, it's kind of hard kasi you need to be, yun nga, you need to be a motivator and some sort. Kailangan marunong ka rin mag-explain to them on how this combat sports na you love para ma-spread natin. And then, hindi rin kaya ng isang tao lang. That's a really good point. Like, ako rin, ha? Like, sinasabi ko, bakit hindi na lang tayo gawing PE? I mean, it's probably a long process. It's handling the bureaucracy and the paperwork. Mostly it's the paperwork, pero I really believe din na dapat talaga ang PE natin is like, kasi medyo behind na rin tayo with regards to other countries medyo grassroots nasa ano na sa kanila. I mean, yun nga eh, dapat boxing or Muay Thai or Arnis man lang dapat. Dapat national parang practice dapat nasa yan eh. Yung mga district meet, mga provincial meet hanggang sa palaro. So at least, I think everything now will fall like lastly, Jelly. Like Jelly, like with the limited, with the limited time that you have, for sure, diba? With the limited time that you have and other challenges that you will face head on, like give, like this is the time. Like I don't know, like overall vision mo with the program. Like this is, you came in. This is the program now. Ano yung, like, this is the dream. Ito yung dream. Ito yung dream level. Ito yung gusto kong mangyari. So, anong gusto mong, like, what's your overall vision for this entire program?
Alright. So, actually, nung na-offer to sa akin yung pagiging chairwoman ng Muay Thai Association of the Philippines, naging, nung una, parang nakakatakot eh. Na, alam mo yun? Parang nakakatakot. Nakakatakot talaga. Paano ko gagawin yan? Anong pwede natin gawin to make it grow, to make mm-hmm. it more, alam mo yun, successful, mm-hmm. na kung papaano sila before ka pa pumasok. Pero, napaka-gandang opportunity for me bilang nung panahon ko na nagsistart, parang ang tanda ko na yun, no? Hindi naman. Hindi ko naman gano'ng katanda, Diyos ko. Nung nagsistart ako with mixed martial arts, yung struggle ko before was, alam to ni Sir Franco eh. Wala akong makalaban. Oo. Oh, nasa male bracket na nga siya nun eh. Pag nag-jujitsu tournament, sabi ko si Geli, wala naman wala. So parang sabi ko, siguro, kaya ako napagdaanan lahat ng napagdaanan ko before, naging athlete ako, naging coach ako, nag-manage ako ng mga batang lumalaban, is for me to do this, para magkaroon ako ng opportunity na mag-give back dun sa community na nag-change talaga dun sa buhay na meron ako right now. And then, ayun, like what Coach Precious said, I agree, dapat lahat ng ito manggaling sa grassroots. Paano natin, iniisip ko ngayon pa lang, so yung katulad din yung sabi ni Prof. Franco kanina na paano natin ipaparealize sa DepEd na dapat itong mapasama sa palarong pambansa? Yan. Kasi very, ang akala kasi talaga nila, pero boxing is one of the sports sa palarong pambansa. Yun nga. Yeah, so parang ako, mas delikado yun eh. Alam mo yung paano natin ipaparealize sa kanila na mas delikado pa yung boxing kaysa sa Muay Thai. And kasi, ang mga bata kasi, like, in my experience in coaching, ang una niyang itatanong lagi is, what's in it for me? Saan ako lalaro? Saan ako mapupunta? Anong pwede ko mabuo dito sa mga bagay na to once sinimulan ko yan? So, ako bilang chairwoman, yun yung kailangan kong ibigay sa kanila. Mm-hmm. Ano yung makukuha ko pag sumali ako dyan, pag nag-start ako dyan? And, syempre, hindi naman natatapos yun sa grassroots lang. Coach Geli, saan ako pupunta niyan after ko sa, kunyari, let's say for example, grassroots? Doon na papasok ngayon yung paano namin naalagaan ng mabuti yung mga athlete. Yung magagaling minsan umaalis. And there's a reason why umaalis sila. So we have to make sure na yung pinaghirapan natin simula nung grassroots pa lang, mapakinabangan natin pagdating nung time na, alam mo yon, senior na sila. Kasi yun yung pinuhunan natin eh. Yung grassroots eh. Yeah, so, paano natin yung gagawin? Naaalagaan natin sila in a way na hindi nila tayo aalisan, hindi sila aalis sa atin. Yep. Paano natin sila i-handle ng tama, yung mga atleta, coaches-athletes relationship, basta lahat yan dapat very smooth. And then, yung siguro sa babae, like si Jen, no? Ang tagal naming naging training partners, I've seen her work. Grabe yung work ethics niyan, grabe yung talent. Hindi lang sa Muay Thai, but when it comes to MMA, hindi lang siya na-highlight. Alam niyo yun? So, yun din yung kailangan nating dalhin. Kunyari, let's say, for example, may program ako ng grassroots. Lagi kong bit-bit si Jen. Ano siya eh, parang magiging win-win situation siya for the both of us. Mm-hmm. Kasi pag nakita ng mga bata, yung visibility na, si Ate Jen, professional fighter na ngayon. Dadali natin si Coach Chot. Oy, si Coach Chot, medalisto ng world champion. May visibility, may makikita yung mga bata na, wow, meron palang ganun dito sa Philippines. And I think, what we do now, itong interview na to, napakalaking bagay din sa kanila. Kasi na-experience, aminin natin, sobrang konti ng opportunity na makapagsalita yung mga women sa sports, sa field ng sports. Like, for example na lang, sino bang nag-interview sa coach, sa national team coach, or sa mga athletes ng sports na hindi naman mainstream? Diba? Yeah. Parang napakalaking bagay na napapakita natin na, meron palang ganyan. And I think napakalaking bagay din ng tulong nung ginagawa nyo, Sir Prof. Franco and Sir JC. Kasi weekly may nakikitang visibility yung mga tao. So, for me as a chairwoman, kailangan talaga work hand in hand. Tapos yan, tap natin sila. Kayo kunyari na kahapon ko lang kayo ginulo. Tapos bumayag na kayo. Di ba? I mean, tap everyone who can help you make the sport grow. Kumbaga, tulungan lang talaga.
And yon visibility, kailangan nilang makita na ganito pala kagaling yung mga atleta ng MAP. Si Jeneline, napakagaling na, na atleta, kailangan lang makita nila yon. Yun kasi yung hindi nila nakikita. Eh. Kami-kami, alam namin yun. Kami-kami, sure kami na yung galing ng bawat isa nandiyan. Pero ang mahirap kasi is ipakita mo yun sa iba. Especially yun nga, sabi nyo ni Prof. Franco kanina, ang nakikita lang ng tao is yung lumalaban ka na sa loob ng cage. So yun. So, from the grassroots aspects hanggang sa pagiging professional na sila, saan sila mapupunta. I think, kailangan ko yun. Kailangan ko yun lahat paghandaan. And I think ready naman ako since I'm blessed na na-experience ko lahat ng mga bagay na yun. Kumbaga, perfect fit for me itong trabaho na ito. Mm-hmm. For sure. And you basically laid down the foundation of a really good program. So you focus on the grassroots. And the most, probably the perfect answer you provided was you showed everyone na may progression. Yep. Yun lang naman ang nagiging problema palagi. As in, it's not just in combat sports, in almost all sports, di ba? You show the potential, you grow the potential, you work it on a national level, you get recognition, international competitions, di ba? Sabihin na natin, ano, malaki kang, like, world champion ka pa, pero walang progression. What comes after? I think that is the best question that will be addressed or that was addressed with your answer. Pinakita mo na may progression. Kasi yun, path, I mean, exactly. Yun ang, oh, may path. Kasi yun lang naman yun eh. Yun lang naman ang hinahanap ng tao for sure. Okay, magpapalarong pambansa ako. Yep. So now, yun, your vision, then Jeneline is a really good example na you can be a national athlete but you can also be a professional fighter. Yep. Mm-hmm. There's no conflict. There's gonna be... Diba? There has to be coordination and constant communication. Pero it's possible. Yep. Yeah. And all the members here, lahat ng nandito, like si Coach Chot, hindi lang dating champion national team, ngayon coach na Air Force pa. Si yun, diba? So Mardel, another source of progression, diba? You can ma-realize nila na, uy, pwede pala akong maging si Ma'am Mardel, si Coach Chot, si Ma'am Be, or kaya syempre si Jeneline, diba? So, ma-realize nila, meron palang mga pwedeng mapuntahan in Muay Thai. Katulad nga na sabi ni Ma'am Beck, kung takot ka makipagbugbugan, pwede ka dun sa Y crew, pwede ka sa ano. Madami, it's just that hindi nila alam, hindi sila exposed. So, yun yung trabaho ko ngayon. Yep. To make them aware. Basta, Jelly, let us know if you guys want to hop onto the show all the time. Like, we will do this. Yes. We will do anytime. This. Anytime. Ano, Jelly, any pages, Facebook pages, Instagram, or that please promote them here. Yes. So, follow nyo po yung Muay Thai Association of the Philippines sa Facebook and Instagram. Type nyo lang na yung Muay Thai Association of the Philippines to get updates. Very, very active ang aming NSA and I'm very glad and honored to be a part of it kasi pinupush talaga kami ng aming pinaka-general na ituloy na even though pandemic, we have to have visibility. Kailangan natin ng programa. Kailangan tuloy-tuloy tayo. Hindi tayo pwedeng hihinto then magsistart ulit tayo ng, alam mo yon, mahirap kasi yung ganun eh. So, you guys can follow us. Nandun yung mga activities namin. Meron kaming mga pa-tournament for the women's ngayong women's month. Madami kaming programs for this Women's Month. So, follow nyo kami para makita nyo. Also, nandun yung mga ano updates ng fights, sinong mga lalaban sa roster ng national team, kahit na sa MMA yan or sa Muay Thai. So, yun. That is awesome. At least updated. Yan. Buti naman na meron yung mga a very active page. That's exactly what we need just to spread awareness and the information. So, follow them, please, on Facebook and on Instagram, Muay Thai Association of the Philippines, hashtag choose to challenge. And this is a She Rose collaboration episode with Combat Sports Weekly. I am Franco Rolioda. My co-host is JC Reyes. Please follow everyone on this page. Please follow everyone that was part of this discussion. Good luck to Jeneline on your upcoming fight. We are rooting for you. All the best. All the best. Oy, i-book na natin yung ano interview ni Jeneline. Oh, naman. Sakto. Pero definitely post-fight after. Post-fight. Para medyo okay na yung bearings mo. Combat Sports Weekly, yes. Okay, so... Magiging champion yan. Oh, naman, for sure. Without a doubt.
Okay, so this is a MAP and Combat Sports Weekly collaboration episode. So everyone, thank you for listening to us. Thank you for watching. Ladies, thank you so much. Thank you so much for doing this. Thank you. Thank Women's you. Month special thank episode. You. Thank you. So thank you for having us. Yep. So we will see you in the next episode of Combat Sports Weekly. Bye-bye. Bye. Bye. Coach Franco Says would like to thank the following sponsors for making this episode possible. My armor of choice. Never go to battle without it. Beware the robot face. I am not some crosses. Place your orders on their Facebook or Instagram pages. Just good vibes in the local jiu-jitsu scene. Check out my Ikiro Collective family at ikiro.ph. Simply Better Dentistry. Visit the Santos Dental Group and Oral Surgery Center. Book an appointment on their social media pages. Boost your immune system with Nano Silver Immune Support Supplement. Order your bottles on their social media pages. For local martial arts news here in the Philippines, visit Local MMA on Facebook and listen to one of my favorite podcasts, Destroy MNL.